Magandang araw. Nag-file na ng counter affidavit si Attorney Libayan na 18 kahapon, January 25, 2023. At may kahabaan yung kanyang counter affidavit kasi sabi niya 20 pages daw. So medyo mahaba yon. Kasi ako kung gumawa ay pag ako'y naka 5 pages, medyo mahaba na rin yon. So napakahaba ng kanyang discussions. At yun naman ay maganda kung talagang marami siyang punto na ilalagay. So, hindi naman niya ipinakita yung kanyang counter affidavit. Kaya hindi natin alam ang detalye. Pero, siyempre, kung ano yung kasali doon, yung kanyang mga binabanggit na mga defensa sa kanyang vlogs, malamang kasali yun doon. Tulad nung nabanggit na rin natin na ang dapat nag-file talaga ay si Sen. Raffy Tulfo at hindi yung RTIA. Kasi nga doon sa description, gaya nung nasabi natin, ay ang naka-describe doon na may-ari talaga ng RTIA ay si Senator Raffy Tulfo. So, mula sa pag-file na yon ay meron pa rin period or days para mag-file naman ang sagot doon itong RTIA kung magre-reply pa ba sila doon sa counter affidavit. At pag sila ay nag-file ng reply, ay pwede namang mag-file uli ng rejoinder naman si Attorney Libayan. And after that, pwede na siyang submitted for resolution ng Office of the Prosecutor o yung opisina ng piskalya. Yung ibang mga lawyers ay na-invento nila yung SUR rejoinder, SUR-rejoinder. Kasi may mga abogado na o partido na gusto nila ay silang huling magpa-file ng papel sa isang husgado o opisina ng piskalya o kung ano mang ahensya na may kinalaman sa paglilitis o pag-iimbestiga. So, kapag nag-file ng reply yung RTIA, magpa-file malamang ng rejoinder si Attorney Libayan and then baka mag-file ng SAR rejoinder ang RTIA and then yun na nga, magiging ultimate na yon at magiging submitted na yan for resolution. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kaso. Sa ngayon, dahil nag-file na nga si Attorney Libayan ng counter affidavit, hindi natin mahuhulaan kung ano ang kahihinatnan kasi malamang hindi na natin makikita ang kanilang mga argumento doon. Ang RTIA naman hindi rin nagpapakita ng kanilang kumpletong papel, arguments na ipinafile. So, abangan na lang natin kung ano ang kahihinatnan ng kasong ito. Ika nga ay papunta pa lamang ito sa exciting part. Ayan ang na-discuss na rin ng napakaraming abogado dito sa YouTube. Ang pinagbabasihan lang naman sa opisina ng piskalya ay kung meron bang probable cause yung the crime, there is a probability that a crime has been committed. So yun lang ang titingnan diyan ng prosecutor kapag nakita nila na merong probable cause, posibilidad or probability na nagawa yung crime, so iakit nila yan sa court. Pagdating naman sa court, siyempre, ang magiging batayan naman doon ay guilt beyond reasonable doubt. Yun naman ang magiging timbang o bigat ng ebidensya na kailangan ipakita ng nagdedemanda. Kaya on the part of the defense naman, ay magkikreate lang siya dyan ng konting doubt. Kasi pag nakahilikha siya ng konting doubt, ang under the law and jurisprudence ay dapat maabsuelto yung akusado. Basta may konting doubt, kahit katuldok lang yan, silaki ng alikabok, yun ang dapat ay i-absuelto yung akusado in that case. Pero siyempre, gaya ng na-discuss na rin natin dati sa aking mga naunang vlogs, meron naman mga judges na kahit merong konting doubt, ay tinutuluyan pa rin yung akusado. So, minsan ay depende pa rin nga sa judge. Kasi nga, meron mga judges na ang katwiran nila, mag-appeal na lang ito. Meron pa naman Court of Appeals and Supreme Court. Pero sa ngayon, akin muna siyang hahatulan dito sa aking sala, sa Regional Trial Court, halimbawa. So, yun ho ang pupuntahan itong kaso ni na Attorney Libayan versus RTIA versus Attorney Libayan. Iwasan po natin maging panatiko ng sino mang politiko, tao o grupo sapagkat isa po yan sa nagpapalubog ng ating bansa sapagkat pag ikaw ay naging panatiko, ikaw ay magiging bulag. Madali lang kung gawin to para maiwasan. Ituring po natin na tayo mas matalino, mas magaling kaysa mga politikong yan, tao man o grupo ng mga sikat, etc., etc. At ituring po natin na isang napakalaking insulto sa ating pagkatao ang maging sunod-sunuran o bulag na panatiko ng sinumang tao, politiko o grupo.